Jess Francis. Yung mga iba niyang views, yung mga iba kong views, hindi kami magpapatalo. So, ayan, dyan yung makikita sa sabog ang fireworks sa kabugan naming dalawa. Attorney B at J sa umaga. All Jack, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Tatalakay ang usaping na uukol sa bayan sa mamamayan, sa ikalalawak ng kalaman at pangunawa. Pwedeng mansopla. Go lang sa pagbuta, pero may pagkalang sa isa't isa. B at J sa umaga. Bolja, bawal ang mapikon dahil nag-uusap lang sila with feeling. Maging nakakatawa, nakakatakot, at nakakarimarim kasi we are going to cover everything under the sun. Wala pong exempted. Pati kami, pwede namin pag-usapan ang sarili namin. Kabuga na! Can we really go to war with China? It's not war. No, but we have to be friends with everybody because it's in our best interest. We can be friends with China while we insisting can be friends with on everybody. Our rights. Balljack, kasama ng mga kabugado, si Mean Los Baños. Talagang iba yung relasyon ni Pangulong Duterte sa China, China ngayon. Yes. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Hanggang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Salamat sa'yo, Idol Rapi. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi ngayon po ay June 4, 2020. Ako po si Shari Roman, and syempre, babati na po sa atin ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon po, Idol Rafa. Magandang hapon sa ating mga OFW. Okay. Ngayong hapon na ito, meron po tayong tatanggalan ng maskara. The past couple of days, naging laman po ng ating blind item dito sa Wanted sa Radyo, ang isang owner ng FM radio station dito sa Maynila na di umano, ayon sa kanyang pamilya, nitong girlfriend, nitong may-ari ng FM station, siya ay nananakit at hindi nagbibigay suporta. And yung family last minute nag-change ng kanilang desisyon at ayaw na magpaere dahil sa takot na sila'y babalikan. Dahil may pagbabanta dito sa may-ari ng FM radio station na bubuwelta siya laban sa pamilya ng kanyang girlfriend, ng kanyang inanakan. At nasabi rin natin dito na from day one, ang sumusuporta dito sa girlfriend ay yung kapatid, nakababatang kapatid nitong biktima na very generous at napakabait. The following day, nagbunyi tayo. Lahat po tayo natuwa dahil nakarating sa ating balita na sumurrender na itong mayari ng FM radio station na hindi na mananakit at siya ay magbibigay ng suporta. That's what we thought. Now, ito po yung bagong development. Binalikan po kami ng pamilya ng biktima na matapos makipag-usap sa kanila itong si lalaki. Ito raw ang sinabi ni lalaki. Ang sabi niya, sige, hindi ko nasasaktan ang iyong kapatid. Kasi ang kausap niya yung sister eh. Hindi ko nasasaktan ang iyong kapatid. Aalis na lang ako pero hindi ako magsusuporta. At kung gusto ninyo, bibilhin ko yung bata ng 5 million pesos. Mapunta na sa akin yan para wala na kayong problema. Tingnan nyo, hindi ba nakaka-high blood po yan? Ngayon,
sino po yung taong yon? Tatanggalan ko po siya ng maskara. Siya po ay si Willie Asuncion. Marami sa inyo nakahula na. At yung kanya pong biktima ay si Almira Alawi. At marami din po sa inyo mga nakahula. Now, tawagan nyo si Willie Asuncion. Odette, hindi ko na idadami rito yung FM radio station niya dahil hindi naman kasama yon. Wala namang ginawa yun sa biktima. So, I'm not gonna mention the name of that station. Alright? Ang nakakainit lang ng ulo dito, yung sa text niya the other day, doon sa sister ng biktima, sinabi niya na mahirap na lang daw siya. He's no longer rich. Kung mahirap ka lang, mahirap ka na. Bakit meron kang 5 million pambili sa bata? Ano yan? Tuta? Laruan? Nabibilhin mo? Nabibilhin na pala ngayon ng bata sa halagang 5 million? Sana magan. Nasa linyang telepono po, nakumbinsi po natin ito na magsalita, si Mrs. Alawi, Mama Alawi. Magandang hapon po sa inyo, Mami Alawi, Ma'am. Ay, magandang hapon po, Idol. Salamat naman po at pumayag kayo once and for all para matuldukan na po natin itong problemang ito. Totoo ba from day one, hindi ho talaga nagsusuporta itong si Mr. Willie Asuncion at nananakit pa? Hindi po talaga siya nagbigay, as in hindi pa mula nung nagbuntis hanggang makapanganak. Tapos hanggang nung nagkasakit po silang mag-ina, wala talaga. At ang sumusuporta lang po palagi yung nakababatang kapatid? Naaawa po kasi ako sa anak kong isa na to. Kasi unang-una, hindi naman niya obligasyon yung bata, hindi niya obligasyon yung kapatid, pero bakit siya yung kailangan niyang suportahan yung kapatid niya? Hindi po kami sa pera, kaya lang, kumbaga, obligasyon ng tao yun eh, ginawa mo yun eh, dapat panindigan mo. Hindi para sa kahit anong paman. Okay. Mrs. Alawi, ano rin dahilan bakit matigas ang ulo nito, parang bato ang puso, kumbaga, at ayaw niya magsuporta? Hindi ko po alam kasi deadma lang siya lagi, hindi mo sumasagot, hindi ko po alam. Alam niya ang kanyang obligasyon kung tutusin, pero dinededma niya po yung kanyang dapat na obligasyon. Now, yun lang po kasi, oo. Kasi bakit ibang tao ang gagawa nung dapat siya gumagawa? Nakakaawa naman yung isa kong anak. Okay. So hindi naman tama na siya yung magdadala. Sa okay lang sa kanya yon, pero sa akin hindi, as nanay kasi ginawa mo yan eh. So dapat panindigan mo yung obligasyon mo sa anak mo. Okay. Tsaka hindi lang naman to para sa kanya eh. Paano po yung ibang mahinahin ng babae na wala talagang totally na magsusuporta? Paano yon? So, para lang at least kahit paano matuturoan ng leksyon yung tao. Okay. At meron lang po akong gusto i-clarify ha, dahil isa sa mga kinakatakutan nitong biktima na baka siya ay mabash at babalikan nga nitong si Mr. Asuncion, dahil may mga supporters din to, kung tutusin, na ba't ka kasi pumatol, may asawa yan. Now, from day one up to this present time, itong si Mr. Asuncion, sinasabi niyang binata talaga siya. So, out of the question na yung siya may asawa, binata po si Mr. Asuncion. So, dapat... Yung po sabi niya, binata daw siya, hiwalay. So... Hiwalay, binata. At yan po, nakita ko po yung text na pinasa po sa akin, ninyo, na doon dinideklara niyang binata talaga siya. So, wala dapat na katakutan ang biktima na ba't pumatol at may asawa siya, samantalang sinasabi niya time and time again na talagang binata siya, pinanindigan niya. Now, pwede ho ba, Mami Alawi, pakikwento itong eksaktong na pag-usapan yesterday matapos namin may blind item itong si Mr. Willie Asuncion 2 days in a row? Ano po yung mga binitiwan niyang salita? Ano po yung mga depensa niya? Yung hindi ko po alam kasi... Yung binitiwang salita ni Asuncion, ni Willie. Ayaw magsalita ng aking... Ayaw magsalita ng aking panganay eh. Okay. Sige. Pero... By the way, meron pong katabi si Mami Alawi, pero ilalayo natin siya dahil hindi naman siya kasama rito. She's the generous sister. Siya yung napakabait and very protective sister. From day one, siya po yung umaako sa pagsuporta dito kay Almira at sa kanyang baby. So,
baka magtataka lang kayo bakit si Ine nasa tabi. Sister po yun. Pero nasabi nga po sa akin ng isang anak nyo, Ma'am Alawi, na bibilhin daw ng 5 million yung bata para wala ng problema. Sinabi ba talaga yun? May text po siyang hawak last year na bibilhin daw po talaga ng 5M. May hawak po siyang text. Okay. At nasabi pa sa akin na recorded pa raw ito. Last year po yun. Opo. Recorded conversation na bibilhin niya yung bata ng 5 Opo. Million. So meron pala siyang pera. Opo, meron po. Meron pala siyang 5 million. So bakit hindi lang niya itulong yon sa bata? Ba't kailangan niya bilhin at kukunin at mapapapunta sa kanya? Parang talagang meron siyang galit dito kay Almira. Ano bang problema nito si Mr. Asuncion sa pagkakalami hindi ko? Po siya, hindi ko po alam at hindi ko siya totally personally kilala eh. So yung sa akin lang, it's kawawa yung ibang tao na magagawa niya ng ganito. Hindi kasi minsan pera-pera ang laban eh. Paano yung ibang tao na mahihina ang loob, na hindi kaya siyang labanan, na hindi, alam mo yon, mahirap eh. Maraming babae ang gano'n na hindi kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila. So, yun lang ang ayaw kong mangyari sa iba. Yung mangyari sa anak ko. Mabuti nga po kay Almira at meron po siyang kapatid na napakabait na inaako yung pagsuporta. Po. Paano po yung iba? Tama ho kayo. Paano yung iba na walang maasahan? Iba? Pasensya na lang. Magmumukha na lang kawawa. Diba? Kanina pa ho namin sinusubukan tawagan si Mr. Willie Asuncion. So, kung nakikinig si Mr. Willie Asuncion, pakisagot lamang po para makuha din po namin yung side ninyo kung ano pong inyong maging reaksyon. At kung nakikinig po yung mga taga-FM radio station na pag-aari ni Mr. Asuncion, na I know for a fact na nanonood sila ngayon because inaabangan doon nila araw-araw itong programang Wanted sa Radyo kung ano sasabihin natin tungkol sa kanilang boss. So I invite you guys, kung meron sa inyo dyan na gusto magsalita, pwede kayo magsalita rito. Now, Mrs. Alawi, Mami Alawi, ano po yung balak niyong gawin dito ngayon? Yung sa akin lang naman po is turuan siya ng leksyon kasi para hindi na po maulit sa ibang babae kasi kawawa naman po yung ibang hindi kayang magtanggol sa sarili nila. Paano po kung yung babae yun mahinahin at mag-suicide kasama yung mabuntisan, mag-suicide. Actually, kumontik na mangyari kay Amira last year yan. So, yung pangayong anak ko, kumontik na sa kanya mangyari yan. Hindi na nga siya, kakausapin ko siya, medyo iba siya na sa normal niyan dati. Okay, pag-usapan po natin saglit, if you will, yung pong pang-abuso, physical and mental, emotional abuse, pinaparanas po ba nitong si Mr. Asuncion kay Almira? Siguro po mental. Kasi nung dati, tumatawag siya eh. So, hindi ko, pagkatapos nila mag-usap, makikita mo siya, iba na. Yung nag-iisip na siya ng malalim, kasi minsan, hindi mo na siya makausap, umiiyak na lang, galit na galit, umiiyak, ganun. Pero hindi siya nagkukwento ng ano, hanggat maaaring hindi nagkukwento yun eh, hindi ano. Kaya lang po, kaya lang ako lumapit ngayon kasi, yun nga, naaawa naman ako sa isa kong anak na bakit siya? Hindi naman niya ginawa yung ano na yon na dapat siya, si Willie, be a man. Kaya mong gumawa ng anak, dapat kaya mong tumayo sa, kaya mong panindigan. Itong si Mr. Asuncion, saan ho ba siya nakatira ngayon? Magkasama pa sila ni Almira o hiwala yung kanyang tinitira? Hindi ko pa po siya totally nakikilala o namimit, hindi. Hindi niyo pa po namimit? Hindi ko alam. Ni minsan po, hindi niyo pa nakita ang pagmumukha nito? Hindi po. Hindi niyo alam anong basta, tsura niya? Basta, yung anak ko po, nung umuwi sa akin, buntis na. Tapos yun, bali yung kapatid na niya nagpaano sa kanya, nagpapa, yung print na, yung mga check-up, yung lahat. Tapos, yung pati pagpapaanak, lahat-lahat po, from A to Z. Itong kapatid niya yung nagaan sa kanya. Ma'am, kung gusto niyo makita yung mukha niya, nasa Facebook po, yung kanyang account, doon po nakaposing po siya. Tingnan niyo po, Willie Asuncion. In case ninyo pa nakita ko na yung pagmumukha ng lalaking ito. Willing ho ba kayo na sampahan po natin ito ng kaso sa Bausi? Violence Against Women and Children, doon po sa ginagawa niyang
emotional abuse na sabi nyo, eh, parang nadidepress na po yung anak ninyo? Actually, depressed po talaga yun. Talagang nawala na yung tiwala niya sa sarili niya lahat. Parang iba na totally. So, tapos yun nga, silang dalawang mag-ina, nagkasakit pa silang dalawa. Nagkaroon ng tama gawa nung sa gabi minsan hindi na siya natutulog eh. Nagkaroon siya ng tama. Wow. So, silang mag-ina nagkaroon ng tama. Bali, 1 year silang naggamot. Nagkaroon ng tama? Ibig sabihin nagkasakit? Opo. Kasi nga, yun nga, yun sa gabi gising, ano lang, nag-iisip. Pagkapanganak, okay. Opo yun. Oh, para naman hindi magtaka yung mga tao, I think what she's referring is yung naging weak ang lungs nitong si Almira. Bumaba yung kanyang resistensya dahil sa sobrang konsumisyon. Siyempre, nahawaan yung bata. Pero nagamot na. At ang nagpagamot po sa kanya, kay Almira at saka dun sa baby, ay yung sister na naman. Palaging come to the rescue itong sister. Napakabait po nung isang anak niyo, ma'am. Mapalad kayo. Binigyan kayo ng Diyos ng isang dalawang anak na magkakaproblema at itong isang anak ang sasalo. Actually, lahat po sila mababait. God is good. Opo, opo. Napakaswerte ko po sa kanila. Yeah. God is great. Ma'am, paano po na-meet ni Almira itong si Mr. Willie Asuncion? Nakwento ba sa inyo ni Almira? Actually, nung nagtrabaho, parang ano po eh, hindi naman totally ano sabi niya, sa trabaho daw. Tapos, umalis siya sa bahay dahil may in-offer sa kanya na parang accommodation. Tapos, ayun na, wala na akong ano, sa, eh, hindi ko naman pinigilan kasi para sa kanya yun eh, para ano, tsaka nasa edad na siya. Okay. Maganda yung, ano, yung pinangako na ganito, may accommodation ka, may yung sahod mo, everything. So, as nanay, ayoko namang hadlangan yun. Tama. You're just supporting your daughter kung anong decision niya. Now, meron po kasing nakapagsabi sa akin na dating disc jockey po itong si Almira sa radio station ni Mr. Asuncion. Tama? Hindi mali? Ko lang po alam kung totally disc jockey, pero doon po siya sa station daw nagtatrabaho, pero hindi ko po alam kung anong-ano niya doon. Nag-work siya? Opo. Okay. Pero ni minsan po hindi pa kayo nakapunta doon sa radio station mismo para kumprantahin siya, hanapin siya, ipagtanong siya kung talaga siya may-ari. Although, nakalagay po sa internet, na research na po namin to, nakalagay doon na talagang owner po siya ng radio station na yon. At yan po'y nakalagay din ata sa SEC. So, hindi niya maitatanggi na sabihin na poor na siya, maliban na lang kung ibinenta na niya. Now, kailan ho kayo huling nag-usap ni Almira, Mami Alawi? Actually, kanina, natatakot nga siya eh. Kasi marami siyang natatanggap na mga messages na parang, yun nga, binabash siya na bakit pumatol ka sa may asawa, bakit ganito, ganun. So, medyo natatakot siya. Sa akin naman, bakit ka matatakot? Wala ka namang ginawang tao lang tayo, nakakamali. So, wala akong makitang, ano mo yun? Mami Alawi, huwag na natin pag-usapan yung meron siyang asawa o wala. Kasi from day one, sinasabi naman talaga nito si Mr. Will Asuncion na binata siya up to this very moment. Di ba? Pinanindigan niya yon. So maaring yung mga bashers na yon, it could be some people na malapit kay Mr. Will Asuncion, sinasayward lang po yung anak ninyo para takutin ang sagay hindi na lumantad at hindi na magsumbong. That could be the reason. Yung ano lang naman po natin is dapat maturuan ng leksyon ng mga gantong klaseng tao kasi kawawa naman yung ibang gagawan pa niya. Hindi po sa pera-pera yan eh, yung mangyayari doon sa ibang tao pag mahina-hina. Kumusta po ngayon si Almira, Mami Alawi? Actually, kanina po, sad talaga siya. Tsaka yung mukha niya, yung naiiyak na hindi mo ma... Kasi ayaw din kasi niya nung yung pangalan niya, hanggat maari ayaw niya sana na yun nga. Tsaka takot din siya para sa safety namin. Sabi ko, takot lang nun. Kasi sabi niya, ma'am, alam niya yung address natin. Sabi ko, bakit ka matatakot sa kanya? Siya ang matakot sa atin. Correct. Hindi siya makakatutong sa labasan.
Tama po yan. Magkakaman din tumuntong sa labasan. So yun ang pinapaano ko sa anak ko na andito kami para sa kanya at hindi kami kayang takutin ng isang ng mga ganyang klaseng tao. Very good. Kasi wala naman kami ginagawa sa taong yan eh. So ano dapat kami katakot sa kanya? Ma'am, meron kayong cellphone numbers namin. Pag nakita niyo pong pagmumukha nito, pag-aligid-aligid, I promise you, kahit siya pang may-ari ng isang kilala kung ano pa mang FM radio station na yan, kaya ko po siyang padamputin sa ating PNP. Madadamput po siya. Trust me. I'll make sure madadamput siya kapag tinutuhanan niya yung kanyang pananakot, yung kanyang pagbabanta laban po sa inyong anak. And each count ng pananakot, siya po ay mga kasuhan doon. So patong-patong na kaso. I don't think na gagawin niya po yun yung iniisip ninyo. Yeah, alam ko din po na hindi niya gagawin yun. Kaya lang yun lang na nasa isip ng anak ko, sabi ko hindi niya gagawin yun. Hindi niya ilalagay yung pangalan niya sa ganyan na ano. Kasi siya unang-una siya lang agad ang pag-iisipan nun. So, correct. So, wala ka nakausap kahit ng mga kamag-anak niya, Mami Alawi? Wala po. Kapatid, pinsan, wala. Even friends? Wala po. At hindi po nakita kahit minsan ang pagmumukha nito? Hindi pa po. Why? But takot siyang pumunta dyan sa bahay ninyo? Magmano man lang, Mami Alawi, ako po si Willie Asuncion, kumusta kayo? Wala pong ganun, ni siya ni si Hoy? Wala po, kasi parang tingin ko sa kanya, parang mala, ano, parang, yun nga, pagkatapos siya mabuntis, parang gora na siya, wala na. Parang wala siyang pakialam sa kahit ano. Okay, sa pagkakaalam niyo po ba, meron pa ba siyang ibang karelasyon bukod kay Almira? Eh, pag sa pagkakaalam ko po marami kasi magaling mambola eh. De, pag magaling mambola yung lalaki ma. Okay, so ibig sabihin po? Actually, kinausap ko siya nung anak ko last year. Mag-usap sila. Hindi naman sumasagot eh. Kinausap po nung pangalawa kong anak, yung nagsusuporta kong anak last year. Pero hindi naman po sumasagot. Never na sumagot sa ano. Ano naman po yung reaksyon ng inyo, ng isa niyong anak, itong mabait niyong anak na patuloy na sumusuporta dito kay Almira? Ano po yung sinasabi niya? Ang sabi naman niya, ma'am, wag na, okay lang kasi pera lang yan eh. Ako nang, sabi ko hindi yun eh kasi karapatan ng bata, obligasyon niya sa bata. Sabi ko, bakit mo aakuhin lahat? Sabi niya, ma'am, eh magkano yun? Ganito, okay lang yun na ano. Talaga sa kanya po, is okay lang. Eh sa akin as nanay, kasi tinanay din ako eh. Hindi tama. May tatay yan eh. Ilang taon na po yung bata, yung baby? Isang taon mahigit. Saan po ngayon nakatira yung baby? Sa Quezon City po. Kasama po ni Almira? Opo, kasama. Okay. At si Mr. Willie Asuncion, hindi po kasama dun sa bahay? Ay, wala po. Hindi po. Hindi na. Hindi ko pa nga siya nakikita ni minsan eh. So, pamula nung mabuntis, parang wala na silang totaling, hindi na sila ata nagkita pamula nung mabuntis. Okay. Ma'am, anong gusto niyo pong mensahe kay Mr. Asuncion? Nakikinig na po siya ngayon at sampu ng kanyang mga kasamahan sa nasabing FM radio station. Sa akin, hindi naman pera-pera ang laban nito eh. Kaya lang, sana maging lalaki ka. Yung bata, obligasyon mo. Karapatan ng bata, huwag mo ipagkait sa bata yon. At yung ibang tao, paano yung iba pa na naalakan mo yung mga mahihina ang loob, paano naman yung mga tao na hindi kaya magsalita for them? Okay. Magbibigay po kami sa inyo ng magaling na abogado, isang law firm na magaling po sa ganitong klase mga sitwasyon at magdidemanda po kayo. Sana po ituloy-tuloy nyo. Sana po huwag kayong umatras at huwag ko kayong matakot dahil ina-assure ko po sa inyo kung sigurad lang po ang pinag-uusapan, I guarantee your safety. Dahil meron naman po tayong mga otoridad, nandiyan po yung PNP, nandiyan po yung NBI. Marami po tayong pwedeng tawagan na para ma-secure po kayo. At kung kinakailangan, bantayan po siya 24 hours, 24/7, ito si Mr. Willie Asuncion, kung ano mga ginagawa niya. I can even hire a private detective para sundan-sundan yung kanyang pinanggagawa. Ah, hindi the na reason po. Palagay ko hindi naman po siya gagawa ng ganyan. No, ma'am. Let me finish. Yun lang na maturuan siya po. Ang sinasabi ko po, para naman mawala yung takot ninyo, mag-hire po ako ng private detective para sundan-sundan siya kung saan siya pumupunta
baka mamaya umaaligid-aligid na siya dyan sa bahay ninyo, nang sa gayon, mapabalatin natin yon. So Mr. Willie Asuncion, pwede kami mag-hire ng private detective para manmanan, kalkalin ang buhay mo kung sino ka ba talaga at yun ipapasa namin sa pamilya ni Amira. Okay, pakitawagan mo si ano si Attorney Garrett. Ano, magkonsulta lang muna tayo kung ano yung mga pwedeng maikaso dito at ang sinasabi niya, siya raw ay wala nang pera. Pero kung wala na siyang pera, may-ari pa rin siya ng radio station. Attorney Garrett, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Sir Rafi. All right, itong si Mr. Willie Asuncion, sinasabi niya na wala na raw siyang pera at binibigyan mm-hmm. dahilan para siya hindi na makapagsuporta, bagamat yes, sir. Siya pa rin ang may-ari ng isang FM radio station kung pagbabasihan natin ang SEC at pagbabasihan natin yung mga nakalagay sa internet. Okay, sir. Pasok ba to sa Bausi? Okay, I want to start muna, sir, dun sa mga statement, no? Kasi nagmo-monitor po ako kanina and narinig ko, aminado po siyang sinaktan niya yung ating, yung anak ng complainant po natin ngayon. Yes, inamin niya na hindi na yes, siya mananakit. So dun pa lang po, may evidence na tayo ng past abuses. So may physical abuse na po tayo. Secondary pa po dyan, sir, ang pagkakarinig ko rin is may psychological effect na po to dun sa anak ng complainant natin, Sir Rafi. Mm-hmm. So it's another violation po, which is psychological abuse. Nakita naman po natin na may trauma na and umabot nga po sa point na naging suicidal na po yung anak ng complainant natin, which is very clear-cut signs that there is abuse and liable po siya under violence against women and children. Secondary po naman dito, Sir Rafi, sinasabi niyang mahirap na daw siya. Mm. Well, kung may stocks pa po siya sa any corporation and the ruling goes against him, mapipilitan po siyang ibenta tong stocks na to. Yung bahay niya, pwede niya i-dispose? Pwede, sir. Mapipilitan po siyang mag-liquidate ng kanyang assets para panindigan yung responsibilities niya under the law, sir. Kasi it does not matter na hindi naman sila kasal. The thing is, inadmit niya po na anak niya yung bata. And so, his liability attaches, sir, na suportahan niya yung batang yun. Okay, aside from Vauci, pwede bang child abuse? Kasi alam niya obligasyon niya dun sa bata at yung matay nagkasakit dahil sa kanyang kapabayaan, dahil nagkasakit muna yung mother and then yung mother na ipasa sa bata. So, pwede ba natin idugtong yung child abuse case laban dito actually, kay Asuncion? Actually, sir, if I were to go for child abuse, mas gagamitin ko yung current actions niya, no, sir? Kasi pasok pa din po yun. Yung fact ba na inabandon niya ang kanyang pamilya na ni isang piso binigay niya. That's child abuse na kasi nakakasira na yun sa pagpapalaki ng bata na walang tatay. Even though may capability po siya na suportahan yung bata, kawawa naman yung family. So, dalawa ang kaso niya, yung violence against yes, women and children and then child and abuse child separate. Abuse, sir. And pagkakarinig ko rin kanina, sir, he's the type of person pa nga na nag-grave threats pa. If I'm not nagbabanta mistaken, raw, ayon sa family yes, ng victim. Nananakot, nagbabanta. So pwede yun. Grave threat, yes, sir. Tatlong kaso. Kasi, opo, kasi yung mga threats nga na yun amounts to a crime. So malalaglag po tayo sa grave threats niyan. Okay. So magkakiwalay tatlong kaso yun. Ano yung parusa yes, kung pagsamasamahin yung bawat isang case? Alam ba, pag nag-prosper yung Bausi, nag-prosper yung child abuse, nag-prosper yung grave threat, ilang yes, taon ang pinag-usapan natin dito? We are probably looking at a minimum of 12 years imprisonment, sir, kapag itong tatlong to nag-prosper. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Attorney Garrett Tungol. Thank you din, Sir Rafi. Magandang hapon po. Mami Alawi, sana po, wag ko kayo magbago ng isip. Tuluyan na po natin to. Galing na po mismo sa inyo na ito'y para naman sa ibang mga babae na maluloko pa niya na hindi niya susuportahan at buti na lang kayo, may pera. E paano naman po yung mga walang pera na naloko? Ano po? Di ba? Tsaka yun po para sa lesson na rin para sa ibang mga lalaki na mambubuntis lang tapos iiwan tapos ibang tao ang mag-aano ng obligasyon nila. So yun po para maturuan natin yung ibang lalaki ng lesson na yun nga, huwag magbubuntis tapos ibibigay yung obligasyon sa ibang tao. Hindi po para sa amin, para sa ibang tao din. Ayun. Sige po. Maraming salamat po, Mama Alawi. At kukontak po sa inyo ang aming reporter para kayo po isamahan sa isang law firm na makapagsampa po ng mga kaso na bangkit ni Attorney Gary Tungol laban dito kay Mr. Willie Asuncion. Salamat po, Mama.
Magandang hapon. Salamat po na marami, sir. Salamat, salamat. Thank you po. Nalala ko tuloy yung isa pa nating kaso recently. Itong isang seaman. Marami nagtatanong kung ano ng development. Ito po, sasabihin ko ng development. Na nag-bahay hopping siya. Nag-house hopping siya. Meaning, from one house to another, pag may babae dyan sa bahay na yan, na kursunada niya, liligawan niya hanggang sa mabuntis niya. Pag nabuntis, iwan siya, iwanan niya yan, and then magbubuntis na naman siya ng isang babae sa isang bahay hanggang sa dumami yung kanyang anak. Paano niya nagagawa yon? Dahil meron siyang kasabwat na master sergeant na kapatid niyang pulis. Now, anong development? Yes, naka-schedule na po na maghaharap sa tanggapan ni Chief PNP. Ito pong victim, isa sa mga victim, kasi isa lang lumutang eh. Pati po, itong si Master Sergeant. Halos, mabibigay ko na po sa inyong kasiguraduhan na ito pong si Master Sergeant, masisibak po ito. At hindi talaga ako titigil, kung nanonood ka Master Sergeant, masisibak kita. Kung may galit ka sa akin, go ahead. Hindi lang sibak, ikaw ay makukulong. Dahil sa ginawa mong pagkukonsinte sa kapatid mong seaman. Yung seaman mo, given na nakapatid, given na yon, hindi na makakapagsampa ng barko yon. Dahil gagawin ko lahat na siya mapababa sa barko at hindi siya makabarko ulit, sampa, makakasuhan pa siya. Pero doon lang ako nagalit ng husto talaga dito sa pulis. Nung makausap ko, piloso po pa. Namiloso po. Siya pa ang galit. Wala rin akong common sense. Kasi gusto niyang pagpilitan, yung kanyang kapatid na balasubas, hanggat hindi rin nakakita ng napupusuan niya na mabait para sa kanyang kapatid, may karapatang maghanap ulit ng iba, magbuntis. So kung susundan natin yung logic nitong pulpul na Master Sergeant, okay lang pala na magbuntis hanggat hindi mo nakukuha yung isang babae na gusto ng puso mo. Yun gusto niyang palabasin. Now, ito naman sasabihin ko sa'yo, Master Sergeant, nakalimutan ko ng pangalan eh. Ang mangyayari, pag ikaw ay nakulong, totoo to, magtatawag ako ng maraming peryong at maraming dagol para buntisin ka rin. Nakatalikod nga lang. Magbabalik po ang wanted sa radyo. Okay, para po sa mga nais panoorin po, yung sinasabi po ni Idol Rafi, mapapanood niyo po yan sa kanyang YouTube channel po na Rafi Tulfo in Action. And syempre po, dun lamang po yan sa meron pong 12.1 million subscribers. Okay, dyan lamang po kayo mga kapatid at magbabalik pa rin po ang programang Wanted sa Radyo para sa iba pang maaksyong sumbong at aksyon. Samantala, ang oras na po ay 2:29 ng hapon at ang oras po na yan ay hatid sa atin ng SMDC The Good Guys and Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Dyan lamang po kayo mga kapatid at magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo at ang oras 2:29 po ng hapon. Salamat sa iyo, Idol. Narito ang special coverage ng COVID-19 crisis. Oras 2:31. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee. Awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe. Available in supermarkets and drugstores.
afternoon. I'm Charles Lejano. This is One News Now. Passengers hoping to catch flights back to the provinces are still camping out at the airport. A lot of them are Filipino workers who were originally scheduled to fly out of the country when the coronavirus crisis hit the Philippines. Let's check out the situation with Gerard de la Peña. He's reporting live from the NAIA. Gerard, I understand that these are migrant workers, so this means that they've already signed contracts with their agencies, right? So what does the OWA have to say about this? Well, Charles, these are actually prospective OFWs who are looking for work abroad. And they are still here and they are awaiting for information as to whether they can fly out of Metro Manila after being stranded here for more than 3 months. The Overseas Welfare Workers Administration said that they are looking at filing charges against the manpower agencies of these prospective OFWs. We spoke to OWA Administrator Hans Kakdak, and he said the agencies flew the passengers from their provinces going to Manila. That's why they should be the ones responsible to bring them back home. Kakdak added that OWA is extending help by providing food as well as assistance to include them in the government's Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Kakdak said the case is human trafficking and this could lead to closure of the agencies. Charles, you'll see that some of these workers still have the cardboards they use as makeshift sleeping mats. We found out that some of them have been here since June 2 and they said they left their accommodations in Pasay City when they learned that domestic flights have now resumed. They said they were forced to go to the airport as supplies are depleting in the accommodations provided by their agencies. What's worse is that they are shouldering the cost of their travel back home. But with the country still under quarantine, they need to satisfy requirements set by the LGUs of their respective provinces. Charles, as of now, the stranded prospective OFWs are still here at the NAIA Terminal 2. We seem to have lost Gerard. That was Gerard de la Peña reporting from NAIA. Here are other stories we are keeping our eyes on. The National Housing Authority says around 79,000 Metro Manila residents have applied for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa or BP2 program. The NHA noted that most of the applicants were originally from Visayas, who then moved to the capital after the onslaught of Typhoon Yolanda back in 2013. Number coding will be back starting Monday, that's June 8th. But the MMDA says all authorized persons outside of residents will be exempted, as well as private vehicles with two or more passengers, including the driver, and private vehicles that are owned and driven by medical workers. And the Foreign Affairs Department says Filipino community in Hong Kong is now COVID-free. The DFA adds that all Filipinos who were treated for the SARS-like disease have already been discharged from hospitals. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Charles Lejano. We are One News. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee, enriched with stevia, no sugar added, awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Coffee, awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe, available in supermarkets and drugstores. Ang oras, 2:36. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee, awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe, available in supermarkets and drugstores. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa Nutri-Chugs. Recommended by my vet.
NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang oras, 2:38. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Sinomorium, at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust para makasiguro bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 2:39. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami na ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit yung antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahin sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis, at moisturized skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga Mercury Drugs at supermarkets nationwide. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Wanted sa Radyo 5, 92.3, News FM. Wanted sa Radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi at ang oras na po, mga kapatid, ay 2:40 po ng hapon. Okay, kanina pa ho namin, paulit-ulit na tinatawagan, ito pong si Mr. Willie Asuncion. In fact, tinext na rin po namin siya. Pero ayaw niya pong sagutin ang aming mga tawag. Okay? Binili niya na hindi magsalita, din karapatan niya yun. Ang importante, maraming beses namin siya tinawagan, tinext, imbitahin na magbigay ng kanyang side. Ayaw niya. Okay? Anong reaction ng mga netizen? Meron pong comment dito, Idol, galing kay Buwanja. Wala nang asawa si Mr. Asuncion, may iba pa siyang negosyo, mayate, kaya hindi totoo na wala yung pera, dami niyang basher sa FB account niya. Meron din po idol kay Ken Marty Mitra Sambilay. Gigi, yung Willie Asuncion na yan, binuntis din hindi pinanindigan, kaplastikan pa yung binigay sa bata. Mm-hmm.
Galing po kay Miss Bing Dekina, nagkalat ng lahi ang Gigi. Puro mura, idol. Pinagmumura po siya ng netizens. Alam mo kung saan ako talaga na init ang ulo doon yung sa sinabi niya na bilhin ko na lang ng 5 million yung bata. Ganon. Klaseng statement coming from somebody who owns an FM radio station na supposed to be magpakita ka ng ehemplo dahil meron kang isang radio station na ikaw ay may paninindigan para sa katotohanan at para sa kabubuti ng sambayanan. That's the reason kung meron, bakit merong media, ikaw ay kabaliktaran. Anong tingin mo yan sa bata? Laruan. Bibilin mo. Talagang gusto lang atang ipitin yung girlfriend niya. Okay. Anyway, Mr. Asuncion, kapag nagbago yung isip ninyo, hanggang 4 o'clock kami, pwede kang tumawag. Tinext ka na po ng mga staff para magbigay ang side mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, wag mo. Okay? Next. Okay, idol, sa ating susunod na sumbong atraksyon. Idol, viral po ito ngayon. Itong video po na ito sa social media. Nirereklamo niya ang may-ari ng paupahan na tinitirhan nila na isang pulis po sa ginawang pagpapalaya sa kanila sa oras po ng ECQ. At nagbunot pa po ito ng baril sa kanila noong April 12, dyan po sa may barangay 145, Pasay City. Ang makakausap po ninyo, idol, si Nelson Empilo. Siya po yung tinutukan ng baril, idol. Sige. Nasa telepono na ba si Mr. Empilo? Sir Nelson, magandang hapon po, Sir Nelson. Magandang hapon po, sir. Okay. Nakita po namin yung video. Nakakainit nga po talaga ng ulo. Ano bang nangyari doon, sir? Ano po, sir, yung hapon na yun, pumunta po yung anak niya, naniningil. Anak po kasi ng pulis? Kung hindi daw namin kaya po, lumayas na lang kami. Okay. Sabi ko, sir, ano na po sa ano, kung pipilitan niyo kami sa ganitong kuwan ngayon na ECQ, wala naman kami trabaho. Mm-hmm. Saka may ano naman po sa presidente natin na ano muna, extend ng 1 month bago magbayad. Bawal po magpalayas ngayong ECQ? Opo, sir. Hindi po pwede yon, mali yon. So, doon po kasi sa video, pilit kayong pinapalayas at parang bubunutan pa kayo ng baril. Binunutan na ako kasi, kasi sabi ko, sir, kung pipilitan niyo kami, i-ano na lang niyo kami sa barangay po, reklamo niyo na lang kami. Doon kami sasagot dahil ECQ, pero, hindi kami ngayon pwede makalabas. Okay, sir. Pero bago po mangyari yun, sir, yung nasa video, meron na palang insidente na hindi pagkakaunawaan at nabanggit mo nga, sinisingil kayo ng kanyang anak. Opo, sir. At nasabi niyo na wala kayong pambayad dahil ECQ nga. Opo, sir. And then kasunod noon, yun na dumating na si polis. Oo, sir. Ang galit. Binastos daw namin yung anak niya. Paano bang pagsingil ng anak niya? Anong pangalan po ng anak niya, sir? Hindi namin, sir. Kasi bago lang kami, sir, na ano dyan. Hindi namin alam yung ano, yung pangalan ng anak niya. Magkano yung upa, sir? 4,000 po, 1 month. 4,000, 1 month. Okay. At sinisingil po kayo, ilang buwan po kayo hindi nakabayad? Opo, sir. Bali, ano, 12,000 ang sinisingil sa amin kasi yung, ano, deposit daw. Okay. Ano po trabaho niyo, sir, dati? Ano po, sir, sa simbolan po, sir. Construction lang po kami. Okay, sir, wag niyo nila lang yung construction na trabaho. Marangal po na trabaho yan, sir. Dapat din natin kinakaya yan. Okay. Opo, sir. Pero, sir, there's always two sides of the story, of a story. Kaya, sir, kailangan din kami magtanong-tanong para malaman po namin yung punot dulo ng gulo. Ang gamit nga namin, sir, doon, wala na eh. Ang pinoproblema namin doon, kasi baka balikta rin, lagyan nila ng kung ano. Yun ang pinoproblema namin. Po. Kasi po? Kaso wala na daw, pinagtatapon na daw eh. Okay. Yung mga gamit namin doon eh. Nasaan po kayo ngayon, sir? Nandito po ako, sir, sa bahay ng ano, kasama namin sa upahan, na inupahan ng bahay doon. Dito po sa Guadalupe. Natapon po yung mga damit nyo? Opo, sir. Pati yung gamit sa construction lang.
May ID pa nga akong naiwan doon, sir. Okay, sige po. Kailangan makausap din natin yung kabilang panig, pero in the absence of Police Executive Master Sergeant Alex Macarunay, kakausapin natin si Chairman Ray Legazpi, Barangay 14, Pasay City. Chairman Legazpi, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Idol. Magandang hapon po sa napakaganda yung programa. Salamat po, Chairman, sir. Chairman, nakarating na sa inyo itong viral video na pinalayas po itong ating construction worker na Mr. Impilo ng police at meron pang tangkang pagbumot ng baril. Ano po yung impormasyon na karating sa inyo, sir? Ano bang nangyari sa inyong ginawang investigasyon dito? Opo, Idol, nakarating po sa akin yan kagabi. Napanood ko talaga yung video na yan. Nakita ko yung nangyari. Opo. Pero dahil sa ano lang yan sa video, hindi ko nakita yung kabuuhan na ano talaga, mayroon parang ibang insidente dyan. Katunayan po niyan, hindi siguro yung nakikipag-usap sa inyo, kundi yung ano po, meron kasing insidente rin dyan na may kakulitan din tong ibang ano. Kaya lang, siyempre nakita ko yung nangyari, medyo nakita kong medyo sumobra din yung nagawa. Yung police. Ating police, baka dala lang po siguro ng init ng ulo, kaya kasasaway niya ng kasasaway dyan. Kasi ako po, Idol, naranasan ko po rin yung mga taong yan. Kinasaway ko yan sila dahil yung pagpatupad ng ECQ, hinahabol ko nga yan dyan. Tapos kakawayan pa ako, parang naghahamon pa na ano, yung abulin ko ng abulin, eh malayo ako kasi isa lang ang daanan. Hindi ko sila maikutan doon sa likod. Sino po yung kumakaway sa inyo ng papahabol pag sinisita nyo ng ECQ? Sino po yun? Kasi po, Idol, marami po yung mga umupa dyan sa kwartong yan. Kabilang na rin yung nakatira dyan. Kaya lang, sa nakita ko sa video, medyo nadala siguro talaga ng emosyon yung police. Okay. Nasobrahan yung action niya doon. Ako rin, patunayan, yung paubahan na yan, lagi po talagang inahabulan kahit sa ating gabi, umaga, tanghali. Kasi maraming nagpapasaway dyan. Yung sa kanila, hindi siguro yung nagreklamo kasi babae naman yung narinig ko sa... Okay, pero sir, yung mga pasaway, hindi kasama dito si Mr. Embilo. Yung ano, yung pong babae na ano, hindi kasama. Hindi ko lang alam yan si sir kasi ang karamihan na ano ko, sir, pag hinahabol ko dyan sa bahay nila, nagpapatay ng ilaw. Okay. Tapos bubulong yung ibang mga Muslim na nakatakip ng mukha, hindi ko man makilala. Okay. Sorry sir. Kaya nga sir, pero hindi kasama si Mr. Impilo doon sa mga pasaway na sinasabi ninyo. Tama? Mali? Hindi ko kasi kilala yung mukha niyan, sir. Kung makita ko lang siya ng personal, sir, may tuturo ko kung kasama siya. Basta yung kwarto na yan, dyan sa taas, maraming laging nagiinom kasi dyan. Pero hindi naman siguro dahilan yon na although nagkamali naman yung tao, sa personal kong pananaw, may mali din yung okay, police na nadala siya ng emosyon niya, sir. Sige po. Kausapin po natin yung police. Ayan na. Pumayag ng magsalita. Si Master Sergeant Alex Macarunay. Sarge, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Sir, gusto po namin makuha yung inyong panig tungkol doon sa viral video na kung saan kayo po'y galit na galit at halos tutukan nyo na po ng baril itong si Mr. Impilo. Ano po ba nangyari doon, sir? Ang nangyari po kasi niyan, sir, yung aking mga ibang border, tawag ng tawag sa akin na nagiinuman daw yung grupo na yan. Ngayon, na-istorbo raw sila. So ang ginawa ko po, pinapunta ko yung aking anak para alamin kung totoong nagiinuman yung grupo na yan. Sa madaling salita, dumating yung aking anak at napatunayan niya na totoong nagiinuman yung mga yan. Marami sila lang sa isang kwarto, maabot sila ng 7 hanggang 8, nakapalibot sila at may empty light sa kanilang gitna. Okay. Ngayon, nung sinabi ng aking anak na itigil yun na yan kasi bawal yung inuman dyan, sumagot po yung isa na may kipi ang buhok at sinabi na tawagin mo ang tatay mong pulis at samaan pa namin kayo sa barangay. Pero teka muna sir, makasingit. Ang sinasabi po ni Mr. Impilo, pumunta rin ang anak ninyo para maningil ng 3 months worth of rent, which is 12,000. Hindi po, wala pong katotohanan yun, sir. Kasi yung paupahan ko po niyan, may 17 na kwartong maliliit, wala po akong sinisingil dyan na
upa kasi alam ko na wala naman silang pambabayad sa akin eh. Okay. So, hindi totoo po yung naniningil kayo? Hindi po. Pinatitigil ko po yung inuman nila kasi nabalo yung ibang border. Okay. Kausapin nga natin ulit, Direk. Balik natin sa video si Mr. Impilo. Alright. Kayo po yung may-ari ng building. Okay. Sir Nelson? Hello, sir. Okay. Sir Nelson, ang sabi po ni Sergeant Macarunay, kaya raw po pumunta yung anak niya doon para sawayin kayo dahil palagi kayong umiinom. Pito kayo umiinom sa bahay na yon. Sir, patapos niyo ako. And then, naghamon pa kayo na papuntahin yung police at pumunta kayong police dahil bawal nga naman po talaga mag-inuman sa panahon ng ECQ. Nag-inuman ba kayo, sir, doon sa lugar na yon? Mayroon, sir, pero tapos na, sir. Tapos na kami. Kaso pinunta ng anak niya, ano yon, yung sinisingil kami. Okay. Nandito pa nga yung mga kasama ko, alam din nila. Opo. So, inaamin niyo po, nag-inuman kayo, pero tapos na. Opo, sir, pero dapat, sir, hinundin na lang kami. Hindi na kami tinutukan. Kasi naniningil talaga sila eh. Dalyan, sir. Kami. Sir, ulitin ko lang, sir. Para maging fair po dito, ha. So, ilan po kayong umiinom noon na sabi mo tapos na nung pagdating ng police? Apat po, sir. Apat kayo? Opo. Sa isang kwarto? Opo, sir. Eh, alam mo ba na bawal dahil ECQ, bawal yung liquor? Opo, sir. Opo, sir. Liquor. Opo, sir. Alam mo, alam. And then B, siyempre, pag nagiinuman kayo, wala ng social distancing dyan. Apir-apir na kayo, lalapak kung nakainom na. Opo, sir. So, alam mo na meron ka rin mali doon. Opo, sir. Okay. Pero dapat po, hinuli na lang po kami, hindi na kami pinagtututukan ng ano. Baril sa hindi kami siningil ng ano. Ganon. Pero ang sinasabi niya po, Sir Nelson, alam naman daw niya na wala kayong pambayad, so bakit kanya sisingilin? Kaya daw siya pumunta doon, galit na galit, dahil pasaway daw kayo, which tumutugma naman sinasabi ni Chairman na maraming pasaway daw dyan sa inyong boarding house. Kuminsan nagpapahabol pa raw kay Chairman, kinakawain pa raw si Chairman. Oh, tumawa si Sir. Oh. Sabi pa raw, Chairman, halika rito. Oh, tawa si Sir. Ah. Isa ka ba doon, Sir, na nagpahabol kay Chairman? Nahinga ata si Chairman. Lawit ang dila ni Chairman, no, Sir? Kakawain dyan, hindi naman ako bastos na tao. Hindi. Hindi po. Kahit, ano, Sir, yung bang lumalawit yung dila ni Chairman sa kakabol? Tapos sabi, sige, halika rito, habulin mo kami. Oh, tawa si Sir. Oh. Sir, talaga. So, inamin mo, Sir, pasaway ka. Kaya lang, sabi mo, oh, pasaway nga kami, pero huwag naman kami tutukan. Parang ganun, hulihin na lang. Sir, tanggap namin yun, sir. Okay. Pero yung pagdabantan niya, saka ano, pag isang sabi lang daw niya sa mga pamangkin niya, hindi daw kami makakalabas doon. Okay. Sergeant Macarunay. Sir. Okay, inaamin po niya na merong din siyang kasalanan, pasaway siya, uminom siya. Pero tama nga naman, sir, na mali na po yung bubunutan siya. Binunutan niyo ba, sir, o akmang bubunot lang kayo? Natutukan niyo ba siya? Hindi, sir. Ang nangyari po kasi talaga, sir, dahil na dun sa marami sila dun sa loob, at akmang lalapit sa akin si yung isa sa kanila, pinrotektahan ko lang yung baril ko kasi ang iniisip ko, baka naman dakmain. Pero nabunot, sir, pero hindi ko tinutok, wala akong tinutukan. At agad ko rin binalik sa aking holster. So, medyo nahimasmasan ako pero hindi ko siya tinutok o binunot para itutok sa kanila. Pinoprotektahan ko lang, sir, kasi lalapitan ako eh. Okay. Sandali po, sir. Ganun ba nangyari, Sherry? Nakita mo yung buong video? Walang panunutok? Wala? Ah, walang panunutok. Binunot lang yung baril. Okay. Sige. Pero, Sarge, piece of advice, next time, para hindi po magkaroon ng tinatawag na conflict of interest dahil kayo po yung landlord doon at para hindi po kayo mabutasan, tumawag na lang po kayo sa barangay o ibang police na siyang uuli sa kanila. Di ba? Siguro, sir, inaamin ko yung ganun. Medyo siguro yung lapses na ganun, di ko nagawa yung dapat tumawag ako ng police. Okay. Next time, sir, Yes, sir. Huwag nyo nang ulitin yun at tumawag na kayo ng police o barangay. Sandali po, sir. Mr. Impilo, ano pong gusto nyo mangyari? Gusto namin, sir, kasuhan yun kasi pinagbantaan kami yun eh. Para hindi mo nakasuhan, ano pong pwedeng gawin ni Sergeant Macarunay?
Okay, ulit nga po, sir. Para hindi mo na kailangan pang sampahan si Sergeant Macarunay, ano po yung pwedeng gawin niya para hindi na ako kayo magkakaso? Baka, sir, gawin niya na sa ibang magbo-border din sa ano, susunod. Parang sir, pakisagot lang po, sagot ko, sir. Para hindi mo na siyang kasuhan at hindi na magkapaguran, magsayang ng oras, ano ang pwedeng gawin ni Sergeant para sa inyo nang hindi mo na siya kailangan kasuhan? Kung ako, sir, hindi ako sa kanya magpapatawad kasi na muntik na ako kalabitan nun eh. Pati yung mga kasama ko, tatanungin ko muna. Tatanungin mo na mga kasama kung anong sasabihin. Depende. Opo, kung bawat ulo, kung ano yung desisyon ng bawat ulo. Opo, sir. Sir Nelson, opo, ito po yung aking advice, Mr. Impilo. Opo, sir. Pasaway ka rin kasi. Kung hindi po kayo pasaway, hindi po sana nangyari sa inyo yan. Ito po, si Chairman na mismo nagsabi. Sir, patapusin niyo po ako, sir. Si Chairman na po mismo nagsabi na marami raw pasaway dyan sa grupo ninyo. Hindi nga lang niya matukoy kung ikaw yun kasi sabi niya, kailan makita rin niya muna ang pagmumukha niyo. At meron pa nga doon na sabi ni Chairman, nagpapahabol daw at nahihinga si Chairman, di makahabol siguro dahil matanda na si Chairman. O yan, tumatawa ko tuwing binabanggit ko yan. No? Siguro isa ka doon. Then pangalawa, ECQ, hindi ka dapat umiinom. Kahit nasabihin natin, ito pong si Sergeant Alex Macarunay ay hindi niyo po landlord. He is duty bound na para kayo'y sawayin dahil bilang isang pulis, kasama po sa kanyang tungkulin na kumprantahin kayo kung tutuusin. Naging mali nga lang doon dahil parang conflict of interest, he's the landlord, at the same time, nagbunot siya ng baril. On the other hand, yung baril, hindi naman niya itinutok. Pinoprotektahan lang niya, baka agawin niyo. Which may point nga naman. So, Mr. Impilo. Hindi po kami, sir, magtatangka magna kung lalaki ng kasama niya pamangkin eh. At saka, pulis eh, paano namin siya agawan? Sir, kung hindi sana kayo, sir, uminom, sumunod lang kayo sa patakaran, sa ECQ, hindi po sana nangyari lahat to. Tama ba, sir? Opo, sir. Di ba, sir? So, sir, sumunod tayo sa patakaran ng inilatag ng ating gobyerno, which is, pag ECQ, may social distancing. Paano pa kayo magkakaroon ng social distancing? Pag nagiinuman kayo, lalo kung lasing na kayo, baka nag-akbayan na kayo, nag-apir-apir na kayo, yung pulutan, isang pulutan, sawsawa na, kanya-kanya ng kamay dyan. Isa sa inyo, meron palang virus, nagkalat na. Yun yung purpose ng ECQ. At yun din ang purpose kung bakit may liquor ban. Dalawa pong binayolate nyo. Di ba, sir? Sir, I'm so sorry, Mr. Impilo. Hindi ko po kayo tutulungan. Yun dun sa balak nyong kakasuhan. Go ahead, karapatan nyo po yan. Pero not from me. Na para samahan ka. Para nagugunita-gunita ko na pagsamahan kita at nagkaroon ng aregluhan, baka tatalikod ka na lang. Chairman? Yes, sir. Magandang atungkol eh. Chairman, so madalas po nangyayari ito, nagpapahabol sa inyo itong mapasaway, Chairman. Madalas, sir, kasi may mga bata pa nga po dyan, sir. Tapos ang problema ko sa kanila nung nandiyan sila, pag malapit na sasaran yung gate, sir, pag ano, kasi malayo na yung papo yung bahay, sir. Isang daanan lang yung ano, kaya hindi po mahabol, sir. Pagdating doon, sasaran ako. Minsan, sir, masalisihan ko. Talagang pati ako, sir, nakapagmura rin sa kanila kasi ang pangit ng ginagawa, sir, na bakit ganun araw-gabi? Lagi akong pahabulin ng pahabulin. Hindi ko naman makita sa gabi, sir, kasi papatayan ako ng ilaw, sir, pag nakapasok ako doon sa bahay nila. Sorry, kaya, Chairman, natatawa ako kasi mabait ka talaga, Chairman. So, ang totoo, sir, kinausap ko na rin yung pulis na yan, si Sarinto Macarunay, sir, na bakit ganun, sir, yung mga border mo? Ang dami namang pasaway. Laging, ano, pati yung mga kapitbahay, nagre-reklamo. Pati yung nasa katapat nilang tindahan, sir, tinitext ako dito sa barangay na nandiyan na naman, pagtalikod mo kap, balik na naman ulit sa dati. Nag-iinuman, nag-iingay. Tama lang, sir, talaga yung ginawa ni Sergeant Macarunay na palayasin. Oo, sir, kaya lang medyo siguro nadala ng emosyon si Sargento, sir, na nabunutan niya ng baril. Siguro, yun ang may question doon para sa akin. Nabunutan, pero sir, hindi naman naitutok. Hindi sa kinakampiyan ko po si Sergeant Macarunay. Hindi naman naitutok. Oo, sir, sa video, hindi naman naitutok, sir. Pero, okay. Ano, nasa
ano naman ang pag-uusga niyan sa mga nakakataas naman, sir, kung anong punishment kung mayroon man, sila nakakalam yan. Ako, sir, sa nakita ko talaga na puno lang siguro yung si Sargento Macaronay, sir, dahil sa yung halos araw-araw, nire-report na kami. Tapos ako, tatakutin pa ako ng ibang mga joint na isusumbong namin kayo. Kung mga wala kayong kwentang barangay, hindi ba niyo kaya yan? Hindi namin makaya, sir, minsan. Kasi may gate doon, sir. Pag malapit na ako, sasarahan yung gate. Hindi ako makapasok, eh. Alam mo, Chairman, hanga po ako sa inyo. Masigasig po kayo sa paggawa ng inyong tungkulin. Kaya natatawa lang po ako, Chairman, nung pagsabi niyo kumakaway pa sa inyo at hindi niyo mahuli-huli at tumawa itong, nakangisi pa itong si Impilo. Lagi pa akong nagpupunta dyan sa inyo noon, sir. Pati doon kay Sir Erwin. Nagpupunta po ako dyan noon. Nung secretary pa lang ako ng barangay, sir. Pati kay Ma'am Minya. Chairman, thank you, ha. Thank you, Chairman. Ako yung nating tumutulong dyan sa mga nagtatrabaho, sir, na tinanggal ng mga ano, mga empleyado nila. Barangay Chairman, eh sa susunod gusto ko po Chairman, Councilor, tapos Councilor, Vice Mayor, Mayor. Wala kayong pera, sir. Huwag niyo sabihin yan, kung taong bayan ang gusto ka iluklok, kahit na wala kang pera, mananalo ka. Tingnan mo, pakinggan natin, no? Mayor Ray Legaspi ng Pasay City. O, di ba, Mayor? Chairman? Magdidilang anghel tayo. Napakabuti niyo po, Chairman. Napakabalanse niyo po. Salamat po, Chairman, ha. Maraming salamat sa inyo, sir. Kasi dito, malaki kasi itong lugar namin, sir. Hindi ko rin maiwasan yung mga batikos minsan. Pero sana ang iba, mga totoo naman, okay lang yan, sir. Tanggap ko naman pag mayroon. Pero, Chairman, now I know. So, anyway, Chairman, kahit na hindi ko pa alam, marunong naman kami ang balanse rito. Salamat po, Chairman Legaspi, sir, ha? Soon to be mayor? Yes, sir. We don't know when. Basta, sa inyo, sir. Diba? Basta kung ano man may tulong ko, sir, sa ikagaganda ng ano, gagawin ko po. Salamat po, Chairman. Sergeant Alex Macaronay, salamat po sa tanong binigyan niyo sa amin. Salamat, Sarge. Din po, Idol, sa ano. Magandang hapon po, Sarge. Salamat po, Idol. Salamat. Thank you po. Yan sinasabi ko sa ating mga pulis. Huwag kayo matakot sa amin. Balansi kami rito. Oh, may gusto magsalita. May babae pa doon. Oh, sige, pasalitain natin to. Hello po, sino po yan? Ayun, nakangiti na. Hello po, ako po yung nag-upload ng video, sir. Okay, sige po, ma'am. Ano pong gusto niyo sabihin, madam? Hindi po. Kung sinasabi po ng chairman, sir, na nagpapahabol kami, hindi po nangyari yun, sir. Kahit kailan, hindi namin nakita yung chairman, sir. Okay. At saka yung nagiinuman po, yung asawa ko at saka yung mga kaibigan niya. Kasi po, may pumunta doon na kasamahan nila sa trabaho, sir. Kasi okay. Pumunta doon. May pumunta na kasamahan. So, pinuntahan kayo dyan sa bahay. Pinuntahan yung, ano ko, sir, yung kabilang bahay. Kasi bali dalawang bahay po yun. Kasi okay, sige. So, ibig sabihin, tumanggap ng bisita ang inyong mister, asawa mo. Hindi yung mister ko po, yung ano ko, yung kapatid ng asawa ko po. Ma'am, kaano-ano niyo po si Nelson? Kasama nila po sa ano, sa boarding house po. Opo. Kaya nga, so nandun po kayo sa boarding house nung mangyari po yung insidente, tama? Yung ano po, yung pumasok po. Kaya nga po. Kasi ma'am, paiksihin ko na lang po, ma'am. Una, aminado po itong si Nelson na sila po'y umiinom na which is bawal. Pangalawa, opo, siya po'y napangiti. Tawa siya ng tawa nung sinabi ko, hinahabol sila ni Chairman. Okay? Sir, and then, ma'am, patapusin niyo po muna ako, ma'am. Pangatlo po, madam, yung pong pagtanggap ng bisita sa isang bahay at yung bahay mo hindi naman ganun kalakihan at inuman ang sadya, foul po yun. Bawal po yun, ma'am. May kasalanan po itong si Mr. Impilo. Ma'am, hindi ko po kinukonsinti ang isang mali. Pag yung isang mali, trust me, hindi po. Hindi ako tutulong sa isang taong gumawa ng kamalian. Pero kung yung taong sa nakita ko nagsasabi ng totoo at gumawa ng tama, then itataya ko po lahat. All in po ang programang Wanted sa radyo para dun sa tao talagang naapi. Pero sa nakikita ko po, hindi po naapi dito si Mr. Impilo. Oo nga, may problema dito yung police dahil nabunot niyang baril. Pero yung pagbunot niyang baril, hindi naman po na itutok. Kita naman po sa video. At yung sinasabi po ni Mr. Impilo, nung tinatanong ko siya kung ano talagang gusto niya, ang sinasabi ni Mr. Impilo, kakasuhan ko para wala nang mangyari pang ganong insidente. Pero for me, personal opinion ko, he's waiting for
something na para magkausap sila at magkaregluhan, ayoko magamit naman dyan. Okay? Sige po, ma'am. Meron pa kayong gusto sabihin? Sige po, last words, ma'am. Yes, sir. Yun nga po, hindi naman po sila pasaway kasi nasa bahay lang po sila, sir. Tapos sinisirado pa yung pinto. Tapos hindi naman namin alam kasi wala naman pong nagsabi ng mga kapitbahay doon. Na, hindi niyo po alam na bawal uminom? Bawal po yung alak? Hindi niyo po alam? Hindi po, kasi kung bawal po, bakit po sila nakabili po? Okay, ma'am, ganito. Ibigay mo yung pangalan ng tindahan na napagbilihan, pati yun po papakasuhan namin. Anong pangalan po ng sari-sari store? Hindi po namin alam, sir, kasi hindi naman ako nakabili. Hindi, kaya nga, ma'am, kasi gusto mo mandamay. Sige, damay-damay na to. Ibigay mo yung pangalan. Sandali lang, ma'am, ibigay mo yung, kasi sabi mo, hindi bawal kasi kung bawal, ba't siya nakabili? Sige, ibigay mo yung pangalan ng sari-sari store. Pasasara natin yung sari-sari store na yon. Pakakasuhan pa natin. Anong pangalan, ma'am? Kasi nga po, sir. Ma'am, anong pangalan po ng sari-sari store? Ma'am, anong pangalan ng sari-sari store? Sir, hindi po alam kasi nga po yung kasamahan nila. Well, hindi mo alam. Then, ma'am, tapos na ang usapan natin. Unless kung sasabihin mo yung pangalan ng sari-sari store, ituloy ko yung usapan. Anong pangalan ng sari-sari store? Saan location? Anong pangalan ng may-ari? Para yun ay pakakasuhan namin, pasasara namin, pakukulong namin. Anong pangalan? Nang sa gayon... Sir, wag na po natin yun idamay ang tindahan. Sir, ikaw ang nandamay. Ikaw ang pinagsabi. Kung bawal, bakit kami natindahan? Parang pinapasa mo yung kasalanan mo doon sa sari-sari store. Kaya ang sabi ko, sige, pakulong natin yung sari-sari store. Owner. Sir, please lang. Hindi po ako napasa ng anong, sir. Hindi, di ba? Tinatanong kita kanina, kung alam mo ba na bawal, sabi mo hindi. Kasi kung bawal, bakit kami binentahan? Hindi ko po alam, sir, kung bawal ba. Hindi, kasi nakabili nga po sila. Kaya nga, anong pangalan po nung binilihan? Hindi ko po alam, sir. Okay, sige po. Tapos na po usapan. Ma'am, pasensya na po, ma'am. Mag-news break na po muna kami. May problema rin po talaga itong si Mr. Empilo. Kasi ma'am, kung sa nakita ko, kung talagang inosente po siya, sabi ko po, palagi sinasabi ko rito, all in po kami itong programa Wanted sa radio para tulungan siya. Pero ang nakita ko, malinaw po sa akin na talagang pasaway po itong si Mr. Empilo. Maraming salamat po, madam, ha. Ingat po kayo palagi. God bless po. Sige. Okay. Okay po, mga kapatid. Magbabalik pa rin po ang programang Wanted sa radio at ang oras na po ay 3:09 ng hapon. And siyempre, batiin ko lamang po yung 2.5 million members po ng Rafi Tulfo in Action official Facebook group. Galing po yan sa admin namin na si Angeli Parr and si Diane Aguinaldo. Ayan. Sa mga hindi pa po nakaka-join sa Rafi Tulfo in Action official Facebook group, meron po yung 2.5 million members. And siyempre, sa kanyang official Facebook page po na Rafi Tulfo in Action na meron pong 10.7 million followers. Okay? Diyan lamang po kayo at magbabalik po rin po ang programang Wanted sa Radyo at ang oras na po ay 3:10 po ng hapon at ang oras na yan ay hatid sa atin ng SMDC. The good guys and mga kababayan, kung gusto po ninyo ng natural na produkto na pampalakas ng immune system, ay subukan niyo po ang Feel Noni Juice and Capsule. Hindi lang po vitamin C ang makukuha niyo sa Feel Noni, meron din po itong calcium, magnesium, iron, vitamin E, and potassium. Okay, diyan lamang po kayo at magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. At ang oras, 3:10 po ng hapon. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Sinomorium, at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3:13. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami na ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit yung antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahin sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis, at moisturized skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga Mercury Drugs at supermarkets nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Sinomorium, at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ang oras, 3:16. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami na ng paramihan gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit yung antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahin sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis, at moisturized skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga Mercury Drugs at supermarkets nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven and other leading drug stores, supermarkets and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wantan sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang katumpi ng mga inaapi at ang oras na po ay 3:18 ng hapon. Idol. Alam nyo mga kapatid, sa panahon po ng pandemic, crisis ngayon, kailangan natin talaga ng matibay na kakampi. Dalawa lang po ang talagang pinagkakatiwalaan ko ako po. Ito pong vitamin C. Kailangan po natin to. Lahat po ng mga doktor nagsasabi, ang vitamin C ay nagpapalakas po ng ating immune system and we really need to drink vitamin C every day. Sabi po ng mga doktor yan, para mapalakas ang ating immune system. Na meron po akong iniinom na vitamin C. Ito lang po ang pinagkakatiwalaan ko. Ascorbic acid SOC, 500 milligrams. Dalawa lang po yan, every single day. Simula po nung karoon ng lockdown at lumala na po itong problema sa COVID. Wala po mintis, vitamin C, ascorbic acid, gawa po ng ATC. Matagal na po ang pinagkakatiwalaan itong company na ATC Healthcare Corporation. Sumunod po, itong ImmunoBoss. Subukan nyo po para malaman nyo ang sinasabi ko. Ito pong ImmunoBoss, ito po yung mga sangkap niyan. Ano ba ito? Listahan. Pinalista ko po eh. Mangustin po ito. Garcina Mangustana o Mangustin, tumutulong po sa pagpapalakas ng ating resistensya. Resistance building po ang ginagawa nito. Grape seed oil, nagbibigay po proteksyon sa ating katawan mula sa mga infeksyon na maaaring makuha sa mga bakterya. So pinipigilan nito ang pagpasok ng bakterya sa ating katawan na siyang magiging dahilan kung bakit tayo magkakasakit. Lecithin, tumutulong sa paglinis at pagsala upang maiwasan ang mga sakit. Ginseng, tumutulong na magbigay dagdag lakas upang labanan ang labis na pagkapagod. Especially kung kayo po yung nag-exercise. By the way, nirecommend rin po ng mga doktor sa panahon nito, kailangan po mag-exercise din po tayo palagi. Kahit na wala pong pandemic, dapat po nag-exercise tayo palagi. Make it a healthy habit. Now, syempre kapag nag-exercise kayo, pagod kayo, para makapagtrabaho pa kayo, makapag-concentrate pa kayo sa inyong trabaho, ito po, may ginseng to. And purgac oil, nakakatulong para maiwasan sakit sa puso o pag-atake ng stroke at panalabo ng paningin.
dalawa lang po ang aking pinagkakatiwalaan. Ito pong ascorbic acid SOSI at ito pong Immunobos. Saan nabibili ito, Sheree? Yes, Idol. Tumawag lamang po kayo sa 8353-0388. Ayan po, nasa screen po ninyo. Or tumawag at mag-text po sa 0905-237-1702 para po sa iba pang detalye. At hindi po ito nabibili sa mga butika. Exclusive distributor lang po ang Saikatsu Corporation. Okay, isa pa pong breaking news. Last na to. Ang manok na galit sa salsa, gusto na kaming makasama. Ayun, sa payag po ng pamuno ng Chooks to Go, laging hinahanap sa kanilang Chooks on the Go rolling stores ang Uling Roasters. Matatandad po natin na nagkaroon po ng hidwa ng dalawang pinakamasarap na manok sa Pilipinas. Ngunit sa panahon po ng krisis, ceasefire muna sila. Magtutulungan muna ang dalawang kampo na ito para maihatid sa inyong mga barangay at villages ang hiling na nakararami. Kaya abangan nyo po sa inyong mga barangay ang paborito kong lechong manok, ang Uling Roasters. Sumobra sa sarap. Pasensya na. Okay. Okay, Idol. Ito po ay inere natin yung susunod po nating sumbong atraksyon. Inere natin siya kahapon. And meron po itong YouTube title, mga private pic ni Kuya na send niya sa mister ng GF niya, Agoy. So makakausap niya naman po ngayon, Idol. Ito po si Lester Payumo. At ang nakarelasyon po niya, o yung nakachat niya, na si Irene Ibit. Live okay po yan, Idol. Well, kanina pa nag-aantay itong si Miss Irene via Avi West. Pwede naman natin isa lang? Si Miss Irene, ito yung nawaw mali, maling-mali. So, si Sir Lester, akala niya, pinapadala niya ng kanyang nude pictures ay yung kanyang girlfriend na si Irene. Mm-hmm. Yung pala, Mister na ni Irene ang napadalhan. Ayun, sumabog tuloy. Pakisabi, huwag siya maglakad habang kausap tayo. Thanks. Oh, si SG. Andyan din po. Rodel, kasi kahapon, oh nga, palakad-lakad siya, kaya tuloy, nawawala-wala siya. Sere. Okay. Pasabi, alisin na rin ang face. Hindi, maski huwag alisin ang face mask. Although nasa isang lugar siya, na mag-isa lang siya, hindi, practice na mayroong face mask. Hindi natin pwedeng pag-iusapan alis. Baka mamaya, mapagalitan pa tayo ng mga otoridad. Ba't yung pinatanggan yung face mask? Eh, nasa gubat daw, Idol. Ah, nasa gubat siya. Mag-isa lang sa ito gubat. Ay, pwede kung nasa gubat. Yes. Oh, eh, syempre. Alangan ba naman may COVID yung mga hayop? Yung mga hayop, hindi naman exempted yun sa COVID. Okay. Kausapin na muna natin si Miss Irene Ibit. Karelasyon, actually. Hindi to Mrs. Karelasyon. Ma'am Irene. Ma'am Irene? Po. Okay. Magandang hapon po. Opo. At kayo po inapunta raw dito para magbigay po ng inyong panig at meron kayong gustong sabihin. Ano po yung gusto niyo sabihin, madam? Opo. Yung pang bubugbog niya po. Binugbog ko kayo? Sino po nang bugbog sa inyo? Iyan po, si J. Francis Rodil po. Ah, si SG. Okay. Ba't po kayo binugbog? Ano po nangyari? Kasi po yan, tamang hinala po lagi yan. Okay. Tamang hinala, okay. Tapos, ma'am, sino to kayo? Opo. Tapos, kailangan po, dapat pag magte-text po yan, kailangan sasagutin po agad. Okay. Kahit po nasa trabaho. Okay. Tamang hinala. Tama. Tama talaga yung hinala niya na meron po kayong ibang lalaki. Di ba? Dahil inamin naman mismo ni Lester. Akala ni Lester kayo po ay hiwalay na. Yung pala hindi pa. Kaya tama yung hinala niya. Di ba? Tamang hinala. Tamang hinala. Yung bang ibig sabihin ng tamang hinala? Sherry? Yung ba yun? Okay. Kasi sa mga millennials ata, baliktad eh. Pag sinabing tamang hinala. So, although, hindi pa rin po acceptable yung bubugbugin ka dahil siya ho ay nagsiselos sapagkat pinaghinalaan niya kayong may karelasyon na iba. Mali pa rin ho talaga yon. Ano pa ang gusto niyo sabihin, ma'am? Ayun, nakikinig na si SG, J. Francis Rodil. Mr. Rodil. Sir? Binugbog niyo ra po etong si Ma'am Irene. Ba, sir, may pangyayari man pong ganun, sir. Isang beses lang po, sir.
isang kasi beses. Bakit hindi po kasi kami nagkakaunawaan? Kasi po yung kami po yung nasa amin, lagi po siyang paalis-alis, tuwing siya sahod ako, ang gusto lagi niya, sir. At saka yung sabi natin cellphone, sir. Okay. Wala po akong sir na ginagamit ng cellphone, sir. Nasa kanya po talaga yung cellphone ko. Ako po, naikiram na lang po sa pamangkin ko. So, hawak niya yung cellphone ninyo? Oo, sir. Ito po, sir, yung cellphone ko po talaga ay nasa kanya. Okay. Sir, ang pinag-usapan natin, sige sir, okay na yun. Ang pag-usapan naman natin, yung pananakit niyo sa kanya, bakit niyo po siya binugbog? Ay sir, yung ano naman po, ay, hindi po malala naman po yun, sir. Ano sir, kailangan ba naman malala para matawag na bugbog? Pag hindi pala malala, hindi mo tawagin bugbog yun? Pareho lang po yun, malala o hindi, basta't nabugbog mo isang tao, nasaktan mo, bugbog, pareho lang po yun. Pareho pa rin sa batas natin na kayo pwede makasuhan, depende nga lang sa magiging sentensya. Kasi sir, minsan ko na rin po nahuli. Kasi sir, lapit tayo ka lang po. Ma'am. Sige po. Ano po yan? Lagi niya po akong binubugbog. Bakit po? Ano pong pinag-aaway niyo? Tapos nakikita pa ng mga anak niya. Okay. Madalas po na ginagawa yon, pananakit. Ano po yung nagiging ugat ng inyo pong pag-aaway hanggang sa kayo po'y masakta niya? Sa cellphone, tapos pag lumabas po. Okay. Pero kaya niya, laging may lalaki. Hindi naman po palagi kayo magkaroon may lalaki, pamisan-misan lang? Ma'am? Pero ito pong wala si Lester. Wala naman po. Wala. Sino po itong si Lester? Nagkaano lang po kasi kami niyan, nitong ano lang po. Sige po. Nitong April. Okay. Kasi kung ano-ano pong pinagsasabi po sa akin ni Jibong. Okay. Tama po bang sabihin sa akin na, sige, sige, magpalo ka dyan, kahit ano. Ano po? Sige, kahit ano, ano pong kahit ano? Mm-hmm. Ah, okay. Alam niyo na po yun. Okay. Sige po. So, sinasabihan ka ng ganon. Ma'am, opo. Hinding-hindi ko po kinukonsinte. Alam po yan ng mga kapatid ko kasi po pinababasa ko po. Opo, hinding-hindi po, hindi ko po kinukonsinte maging tayong lahat. Dapat hindi natin kinukonsinte anumang uri ng violence, especially yung pong pananakit sa mga kababaihan. No can do. Wala pong sapat na dahilan pwedeng gamitin ng isang lalaki kaya sinaktan si babae at yung bibigyan ng depensa kung ano pa man yun, hindi justifiable. However, ma'am, ang meron na sana ako ipupunto, meron po kayong mga anak at pinag-aawayan niyo po dahil kayo po ay nanlalaki. Hindi ba nakakaawal yung anak ninyo, ma'am, dahil kung hindi ka nanlalaki, hindi sana kayo nag-aaway. Naku po, mas nauna pa po siya bago pa po mag-isang taon yung anak ko. Ah, so nauna siya, din sumunod ka na lang. Okay. See. Mr. Rodil, huwag kang tumawa, sir, kasi pwede ka makulong dito. Kasi yung pananakit, sabi ko na kanina, hindi justifiable yun na ang reason mo ay sapagkat siya ay nanlalaki. Di ba? Ang alam ko na lang ata, eto, nasa batas naman to, na maja-justify ang isang violence against your partner or yung karelasyon ng partner mo pag naabutan mo silang parehong nakapatong. Caught in the act, bugso ng damdamin, ang sinasabi ata ng batas, meron kang nagawa na hindi tama, hindi ka nais-nais, maabsuelto ka in the long run pag napatunayan. Yun lang yon. Other than that, mali. Sir Rodel. Yes, sir. Kung itong si Irene ay paulit-ulit na lang nababalitaan mo ay merong ibang karelasyon o kachat, ba't di mo na lang kasi inalisan, hiniwala yan?
para hindi na nagkasakitan at hindi ka pa maipit ng di oras tulad nito ngayon? Yun na nga po, sir. Iwalayan ko na po dapat yan, sir. Okay. Siya po yung pinilit lagi sa akin mag-chat, tumawag. Kasi po, wala mo po talaga akong ginagamit na cellphone. Yung nagamit po namin cellphone, yung binili ko, nasa kanya po. Ngayon po, nagagamit na lang ako simula nung April. Bala ko na nga po sana iwalayin, sir, kasi po, tuloy-tuloy po yung nalalaman ko. May nalalaman po kasi ako na nabubuksan ko yung ibang account niya na merong... Sabi mo, KK, magtrabaho, KK. Gawin mo yung trabaho mo na sinasabi ko kanina pa. Okay, sorry, sir. Ganyan nga po, sir. At saka, by April, binalak niya ako. Okay. Pati Facebook, pati mga kapatid ko, sir. Hindi ko alam na niloloko na pala ako. Tapos by May, o first day of May, chinat po agad ako. Yan, umusta po na ganito, na mahal pa niya ako. Na may true chat naman po kasi kami, sir. Sa hindi ko pa sina-erase. Ayun po, naalaman ko na lang po nito, bandang huli, by 29 o 30 ng May. Yun nga po, naalaman ko yung account niya. Matagal na po pala sila nag-chat ng lalaki niya. At saka meron pa po kasi akong ibang nakikita pa yung mga ka-chat niya. So sa totoo lang, sir, may ano pa eh, nag-chat pa sa akin yung ano eh, yung Yeng Kalisaw, binuhay pa niya yung Yeng Kalisaw. Sino nag-chat po yung si Yeng? Siya na po, si Irene. Sa totoo lang, sir, na-screenshot ko po agad yung Yeng Kalisaw na hindi ko po ina-accept. Okay, ito na po ano, si Lester. Ayan na o. Lester. Lester. Bakit kasi pinahimasukan mo itong relasyon ni Rodil at saka ni Irene, si Francis at saka si Irene tuloy? Ayun, ikaw ang isa sa mga dahilan kung ba't sila nagkakasakitan at ngayon magkakahiwalay. Kung hindi mo naman pinasukan, di hindi sana nagkaganitong sitwasyon nila. Sir Happy, sa totoo lang po na ngayon lang po kami nagkakilala nung Irene. Last week of May lang po kami nagkakilala. Paano ulit kayo nagkakilala, sir? Last week po ng May. May lang po. May. Paano kayo nagkakilala, sir? Sinong unang nagpakita ng motibo na gusto niya, ikaw o gusto mo siya? Wala naman, sir. Nagpasalamat lang ako sa kanya na in-accept niya yung request ko bilang friend sa Facebook. Okay. Tapos po, maya-maya po, nag-message siya sa akin ng hi. Nag-hi siya sa'yo. Wave ang tawag noon. Oh, matapos po, siya ang una nag-wave sa'yo. Nag-hi. Opo. Pagkatapos na nag-hi siya, ano naman sinagot mo? Hello? Hindi naman po. Tinatanong ko po sa ako, baka may magalit. Okay. Tama yon. Tama yon. Very good. So tinanong mo, baka may magalit. Opo. Ano pong sinagot naman niya? Wala po siya sinagot, basta... Wala lang daw kumagala. Wala ano. Kumagahiwalay na daw po siya. Nasabi mo na kahapon. So sabi mo ba kami magali? Sabi niya hiwalay na. So ngayon, naniwala ka naman na? Wala na po. Okay. Hanggang sa may nag-request sa'yo na magpadala ka ng picture mo na hubot-hubad. At nagawa mo naman. Akala mo yun ay si Irene. Tama po, sir? Yes, sir. Okay. At natapos natin yung problemang yon na nangako naman tong si Mr. Francis Rodil na burahin na. Okay, so Ma'am Irene. Po. Ba't kasi kayo nag-wave? Po. Ba't kasi kayo nag-wave kay Lester? Ano naman pala kay ni Sir Francis? Kayo pa pala. Nag-wave ka raw. Itong isa naman, nag-wave ba? Hanggang sa salpukan ang naging ending. Away, ibig sabihin. Diba? Huwag ka kasi mag-wave, ma'am. Yung away na po yun, kahit po nandun... Hindi, ma'am, matanong ko lang. Ba't ka kasi nag-wave kay Lester? Nandun po ako sa kanila. Ma'am, bakit ka nag-wave kay Lester? Matanong ko lang. Curious lang po ako. Alam mo naman na may asawa ka at may mga anak. Wala lang naman po. My goodness! Wala lang.
Ma'am, kapag meron ka ng asawa, eh, huwag ka na mag-wave sa ibang lalaki. Di ba? Mali po yun. Kumbaga, naghahanap ka po ng trouble. You're asking for trouble. At yung trouble na hinihingi mo, hinahanap mo, na, sorry mama, nakuha mo. Which is, nagkagulo kayo ngayon ni mister o ng yung boyfriend o yung live-in partner. Di ba, ma'am? O, sabi pa nga ng mga netizen, kay Lester Payumo, wave pa more. Ah, o, Lester Payumo, sige, gusto mo sabi, kausapin? Sige. Lester, makinig kami. Gusto sabihin si Miss Irene. Go ahead po, ma'am. Magsalita kayo. Tinanong mo ko kung may asawa at anak na ako. Diba sabi ko sa'yo, meron yun. Okay. Ang sabi mo pa yun, pwede namang LDR. Ano yung sabi ng LDR? Long distance relationship. LDR. Po. Long distance relationship. Ah, so inamin mo po, ma'am, na may asawa? Ka? Pa rin? Opo. Okay. Pero sa kabila niya, sabi itong si Lester, okay lang yan kasi long distance relationship naman. Pareho kayong ulupong. akala ko yung isa lang. Eh, nag-wave itong isa, nag-wave back naman itong isa. Hmm. Nagkaalon-alon tuloy yung buhay ninyo. Oh, Lester. Yeah. Ang kahiwan-kihuan, ki Pedro. Eh, sinabi na pala sa iyo nitong si ka-wave mo na meron siyang mister at mga anak. Eh, ba't ka pa rin tumuloy? Nag-message po ako sa kanya siya na ano, na okay, meron ka na pala. Tapos nung mga bago po mag-20 ng Mayo, nag-ano siya sa akin, nag-hi. Nag-hi ulit? Oh, ikaw pala ma'am ang panay ang high ng high. Eh. Mahilig ka pala sa high. Mahilig ka sa wave. Ha? E di dapat pwede sumayo to si ma'am ng wave. May wave na ka sa'yo ngayon. Eh. Gaganong-ganong ka. Ha? Dinadaan natin sa tawa kaysa naman ni... Ako pa talaga, ha? Lester, sagutin mo. Lester. Bakit kaya siya... sinasabi ko na sa kanya po kahapon pa. Hindi, kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Mas maiging mag-aay sila. Kasi para naman din po sa mga sa anak nila. Ma'am? Tama po ba ako, sir? Hindi na kami magkakaayos niyan kasi masaya na akong naging ganito. Okay. Anong mensahe mo? Kasi ayaw ko na bumalik sa... Ma'am Irene, anong mensahe mo kay Lester? Sana naman, sagutin mo ng ayos. Huwag puro kasi ningalingan. Sino kaya sa atin dalawang umano? Lester, sagutin mo na naman ayos. Huwag ka raw magsinungaling. Kaya hindi pa ako nagsisinungaling. Nagsabi po siya sa akin ng meron na, tapos sumagot po ako ng okay. Tapos ilang araw lang po nakalipas, nagtanong po siya, hi. Okay, so dalawang beses siya nag-hi. Opo. Oh, yan na. Pero ito lang po ha. Nung inaccept po niya yung Facebook, yung request ko sa Facebook, nagpasalamat lang po ako. Tapos tinanong ko po kung pwede po bang makipagkaibigan. Nag-thumbs up po siya. Tapos sabi ko baka may magalit. Oh. Yun lang po. Anong sabi nung isa? Tapos po nung sinabi po niyang meron na, sabi ko lang po, okay. Oh. Yun lang po. Oh, di nung sinabi mo okay, ano nangyari sunod? Anong ginawa niya? Yung ilang araw po bigla po siyang nag-chat ng ano, hi. Nag-hi ulit. Hindi po. Nung ano po 'yun? Bago mag 20. Okay. Ano tong ano ang haba ng hair ni Ate? Ano 'yung sabi noon? Pinag-aagawan sila ng dalawang lalaki. Ah, okay. Kasi nakita ko maiksi yung hair ni... I'm ready to fight. Oh, yun. Hindi, nakita ko maiksi yung hair ni Ate. Ah, mahaba ang hair. Pinag-aagawan pala. Anyway, so, ma'am, satisfied na ho kayo doon sa sagot ni Sir Lester para move tayo sa next case. At doon po sa pananakit ni SG Rodale, pwede ho kayo magsampa ng kaso labang kay SG Rodale.
si Lester ba, gusto mo sampa ng kaso din? Kahit na. Ma'am? Gusto mo sampa ni si Lester ng kaso dahil nag-wave sa'yo? Hindi na po. Hindi na? Okay, wag na lang. Sino lang gusto mo sampa ng kaso? Si J. Francis Rodil po. Sampa ng kaso. Sige, ibalik ulit si... Ang sakit! J. Francis Rodil. Sir? Sasampang ka ng kaso ni Miss Irene Ibit dahil sa pananakit. Ma'am, meron kayo medical certificate? Meron kayo medical certificate? Hindi nga po ang pagkakamali ko. Bakit pananakit niya po sa... Ay, ma'am, yan ang sinasabi ko palagi dito. Bakit pananakit niya po sa akin? Hindi po ako nagpapaano. Naku, ma'am. Mahalaga po yun. Yun sinapaulit-ulit ko siya sa dito. Nagbibigay po siya ng pera. Kinukuha niya. Ano po yung ibabayad ko po? Ma'am, meron po mga health center na libre. Meron po mga hospital, public hospital na libre po. Magpa-check up. Okay? Yan ang sinasabi ko. Ito mga kababaihan, manood malayo, kayo makinig. Ma'am, sandali malayo lang. Ma'am, po sandali kasi lang. Ma'am, sandali lang. Ito yung sinasabi ko, mga girls. Kapag kayo po ay sinaktan ng inyong partner, two things that you can do. Number one, kung wala kayong pera, at least malang magpa-blatter kayo sa barangay, sa pulis, libre yan. Number two, mas maganda kung kayo po ay magpa-medical para meron po kayo ebidensya. Ngayon, itong si ma'am, salita lang, wala siyang ebidensya, walang blatter, walang medical certificate. Pagdating sa korte, hinanapan siya, nagsasilent tayo ng oras. Ma'am, kung tutulungan ka namin, magsasilent tayo ng oras kasi madidismiss lang ka. So, why would I waste my time to a case like this na meron pa mas seryoso pa? Okay, ma'am? Satisfied na okay, ma'am? Okay na? Eh, paano po yung dala niyang kutsi... Ano po? Ano yung dala niya? Kutsilyo? Yung dala po niyang kutsilyo na umuwi po sa amin. Okay. Opo. O, anong nangyari sa kutsilyo? Tinago. Kinuha po namin yung tinago. Tinago ko po. So kung tinago mo kutsilyo... Kasi tinutok niya po sa akin yun. Ma'am, babalik tayo dun sa sinabi ko sa una, ebidensya ang importante sa korte. He said, she said yan. Tinutukan ako, minura ako. Sasabihin ng korte, nasang ebidensya mo. Andun na yung sa pambububog sana, kung nagpa-blatter ka at nagpa-medical certificate ka, then kahon na kahon to. Di ba, ma'am? Mabuti nga, ma'am, nagsalita ulit kayo ng ganito para ito'y paalaala naman sa lahat ng mga kababaihan na nanonood sa atin. Di ba? Para next time alam nilang gagawin nila. So, gusto mo, ma'am, magbigay nila ng ano, ng mensahe dito kay Francis Rodil? Kay Jibong? Wala ka nang makukuhang gamit. Basta bigay mo cellphone ko. Nasa gubay. Sir, ko, pumunta ka sa bahay. Gulo ang gaanin. O, teo, sir, nagbanta na. Okay. Well, kung yung gamit... Ako, Toy, hindi ako ang nagbanta. Toy. Toy. Totoy palang tawag niya kay Sir Francis. Gusto mo, bigay ko sa kanila yung ano mo, chat mo. Okay. Wow. Ma'am, excuse me. Tapusin natin to. Tapos harap-harap. Ma'am, Ma'am Irene, kapag meron na po kayong ebidensya ng pananakit nitong si Mr. Rodil, kami po ay willing na tumulong sa inyo para siya'y makasuhan. And then sa iyo naman, Mr. Rodil, kung gusto niyo pong kunin, makuha yung gamit ninyo na para hindi na ho kayo magka-abutan pa nitong si Irene, pwede po namin tawagan ng barangay, ang barangay na pong kukuha sa mga gamit ninyo at doon na po sa barangay hall ninyo kunin yung gamit nyo. Okay, sir? Kasi kung pupunta ka sa bahay, baka magpanginabot pa kayo at magkasakitan. Nagets nyo? Sir. Pwede nang sangat. Ano po? Sir, cellphone po, tsaka ang gamit ko, gusto ko makuha. Sige. Cellphone po. Sige po. Miss Irene, yung cellphone sa kagamit, pakibigyan lang sa barangay. Ano po? Para doon na niya kunin. Okay? Yung
Teka, yung cellphone po kasi paggabi po ginagamit ng anak ko. Wala ko kayong cellphone? Yung cellphone po kasi na binigay niya, kinuha niya rin po. Ah, so isang cellphone na lang hawak mo dyan ngayon? Opo. Oh. Ah, Sir Rodel, isang cellphone na lang, wag mo nang kunin kung isa na lang yung cellphone para may magamit naman yung itong si Irene at saka yung mga anak mo. Wag mo nang kunin yon. Mga sir, damit na lang. Balak po sana ng palitan ng ano, ng tablet para sa anak ko. Tablet na lang po sana. Sir, po talaga sana tablet. Sir, hindi naman din ako papayag kasi pag kinuha mo yung nag-iisang cellphone na lang sa dito kay Irene, wala na silang panggamit in case of emergency. I'm not gonna allow that. I'm not gonna allow that. No. No. Kung gusto mong kunin yung cellphone na yan, sir, mag-produce ka muna ng bagong cellphone kapalit dun sa kukunin mo. Kung ganun ka-importante talaga yung cellphone na yan. Otherwise, I'm not gonna allow it na walang means of communication itong girlfriend mo at saka yung mga anak mo. Pag nagka-emergency, wala silang magamit na tatawagan. No. Okay? Kung gusto mo, palitan mo. Pero yung mga damit mo... Sir! Sandali, sir, maubos na tayo. Maubos na oras. Irene, yung cellphone, sige, hindi kukunin. Pero yung mga damit niya. Yung cellphone, hindi kukunin. Hindi ako papayag na makuha yung cellphone. Nag-iisang cellphone ng pala yan. Pero yung mga damit niya, pakibigay na lang sa barangay. Doon na niya kunin, okay? Okay, po. Okay na sa'yo? Sir Rodel? Sir, papalita ko na lang yung cellphone ko. Pag may pampalit ako, saka ko pwedeng kuhain. Pwede. Yan, payag ako. Yes, sige, bumili ka ng maayos na cellphone. Kailan maayos, ha? Kasi sabihin ko, chairman, pag maayos na cellphone, swap kayo yung cellphone na hawak na cellphone mo dati, then palitan kayo. Okay? Sir, ha? Sir, ang bahala ko po sana talaga, ang bibigyan ko sa anak ko, yung regalo ko, tablet, tapos kukain ko cellphone ko. Mas maganda. Tablet, tapos meron pa dapat silang cellphone. Kung tablet, additional lang yan, bonus na yan. Pero ang gusto ko, sa panahong ito, importante po yung komunikasyon. So huwag mo silang tanggalan ng komunikasyon. Okay? Gusto mo, bigyan mo ng tablet anak mo, plus cellphone pa, sa nanay ng mga anak mo, kailangan yon. Okay? Okay, sige. Kaypad na lang, sir. Kaypad na lang sa nanay. Oh, sige. Basta't may communication sila. Okay. Oo, sir. Ganyan lang, sir. Okay. At ikaw naman, Lester. Lester. Sir. Next time, ha? Yes, sir. Pag merong mga nag-wave sa'yo, tanungin mo muna, siguraduhin mo muna. Pag sinabing hiwalay, ingat ka. Totoo yan, maraming beses na mga nagsusumbong dito. Sinabi sa akin kasi hiwalay na, sir, eh. Hindi ko alam na hiwalay, hindi pa pala hiwalay. Para sa'yo, magtuturuan. Okay, so wag na. Pag may nagsabi sa'yo, may asawa ko, hiwalay na. O may girlfriend ako, hiwalay na. Huwag kang basta-basta maniwala, paimbisigan mo muna para hindi ka sumabit, okay? Sige, sir. Thank you, sir. Salamat po, Sir Lester. Salamat po, Sir Francis. Ano? Odette, Carol, tawagan yung barangay at pakisabi din kay Ma'am Irene, iwan na sa barangay yung mga damit. Pero yung cellphone, hindi niya kailang iwan unless kung may kapalit. Okay, salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Okay. Okay. Ulitin ko lang, Idol, ano, yung YouTube title po niyan, mga private pic ni Kuya na send niya sa mister ng GF niya, Agui. Kasi, kayo naman dyan, mga kalalakihan, bakit kayo maghahanap ng karelasyon nyo sa social media? That's bad news. Marami na didisgrasya dyan. Lahat na ata ng klase ng tao, sorry ah, hindi naman lahat, nandyan na. I mean, lahat ng klase ng tao, pero hindi lahat ng nandoon. Okay, para liwanagin ko, nilalahat ko ng klaseng tao na manluloko nandiyan na sa social media. Pero hindi lahat na nandiyan ay manluloko. Maliwanag. Totoo yan. Ang daming scammer dyan. Totoo po. Marami dyan nagbabantay lang. They're looking for weak na mga tao na pwede nang tuklawin. Para mga Asian eh. Totoo yan. Maging kami nga, marami nagbabantay sa mga videos namin. Nagtitingin ng butas kung paano kami mabutasan para ma-scam. At ma-scam yung mga subscribers, mga netizen. Ingat po kayo. Huwag ko kayo basta-basta magtiwala. Maging praning kayo. Totoo yan. Sa panahon ngayon, lalo na maraming taong walang trabaho, buti na mga iba nakakaisip ng racket na, which is good, magtinda online,
magbenta nito, sideline, magbenta ng kanilang mga gamit. E paano yung ibang matamad? Mang-scam para magkapera. Marami dyan sa mga cellphone. Mm-hmm. Titingnan ko yung mga cellphone ko. Oh, meron akong naipasa sa iyo. Nagpasa ka sa akin ng load. Hindi, yun sabi na, nagkapasa ko ng load at nagkamali. Una, sabi, pinasahan kita dyan ng load. Mm-hmm. Ah, ito yung number. Tapos, babawi, ay, pwede ba bawiin ko yung naipasa sa iyo? Mm-hmm. Kasi sa, ano yan, sa lola ko may sakit at may sakit na hika. Yun sana pantawag, yung pang magmamakawa. Mm-hmm. Sa isip-isip ko, meron pa rin bang naluloko sa mga ganon? Ha? Meron pa magti-text? Estudyante raw siya, mm-hmm, hindi na makapag-aral. Yung kanyang mga magulang, nagkahiwalay sila. Bigyan tayo istorya dahil sa mm-hmm COVID. Opo. And then, nagpapatulong. Mm-hmm. And then, maglalagay ng link sa kanyang channel. Pag-click mo sa channel, ang ganda ng bata. Talagang kontodo posing, sexy. Kung ikaw lalaki na medyo mahilig, jackpot! Patos na yun. Oo. Pagdating sa oras, scammer pala yun. Hindi babae yun, kundi sindikato, at naghihintay lang na ma-blackmail ka. Bukod sa hinga ka ng pera, maubli ka pag maghubad sa camera. At yung paghubad mo, blackmail ka na. Marami na dyan sa atin, sa itimbre noon. Mm-hmm. Dami na idol. Diba? Akala niya, karelasyon yung babae. Ang ganda ng picture. Picture lang palagi. Chat ng chat, tapos nandiyan yung picture. Ito yung si biktima. Oh, turulaway habang kachat niyong, kasi maganda yung picture, eh, sexy. Hala, pindot, padala ng pera, padala, bandang huli. Wala palang ganong klaseng babae. Bagkos, chat din niya, lalaki. Ay. Becky pala. Yes. Ito yung hindi ko makalimutan talaga. Hindi ko makalimutan to sa kabilang stasyon pa, sa XL. Yung isang konduktor na pumunta doon sa action center, mangyak-nyak siya. Humingi siya ng tulong dahil may nakilala daw siyang isang girl sa social media. Mm-hmm. Na bata, hinohostage yung ng tatay niya. Kasi ang sabi doon ng tatay niya, hindi kita ipakakasal dyan sa lalaking yan. Okay. Ah, mali. Mm-hmm. Ang sabi ng tatay niya, ipapakasal kita. Itong si tatay daw, pinipilit itong si girl na ipakasal doon sa lalaki na ayaw niya. Ah. Okay? So ngayon, nagpadala naman doon sa konduktor ng bus, okay, itong supposed to be na si girl daw. Pagkaganda-ganda ng bata. Mm-hmm. Lahat ng artista sa Pilipinas, pagdugtong-dugtongin mo yan, totoo. Talagang wala. Kumbaga sa 1 to 10, 10 being the highest, 11 yun. Wow. Kaya nga nabighani ng gusto si bus driver. Too good to be. Ay, si konduktor. Mm-hmm. Ito ngayon yung, ano niya, linya. Para, at sabi ng konduktor, paano kita matulungan? Okay. Kailangan bilhin mo ako sa tatay ko. Kasi itong tatay ko, lasinggero, kailangan ito ng pera. Pagbigyan po ito ng 5,000, pakakawala na ako at ako'y pupunta na sa iyo, magsama na tayong dalawa. Abay, naniwala itong si konduktor, totoo. Mm-hmm. Padala siya 5,000. Nung madadad, natanggap yung 5,000, alika na rito, sabi ng konduktor, sexy na yari ito. Batang-bata. May problema. Okay. Sabi, wala akong pamasahe. Okay. Kailangan kong pamasahe. Bagyo ating galing eh. Okay. Baka pwede ka padala ulit ng 5,000. Sabi ng konduktor, 3,000 rin pera ko. Mm-hmm. Padala. Mm-hmm. Sabi niya ng konduktor, okay. Ayan na. Ready na. Ayan na. Oh. Niready niya yung kanyang kamok. Isipin pa ng pabango. Mm-hmm. Antay siya. Text niya, wala ka pa rin dito. Okay. May problema ulit. Mm-hmm. Inatake ako ng asthma kasi may asthma siya. Ng asthma. Naniwala naman to. Okay. Anong gagawin natin? Padala ka pambili ng gamot. May pinicture ng pang-reseta. Mm-hmm. Padala naman to si konduktor. Magkano? 2,000. Okay. O, di-intense si konduktor. O, sabi niya, okay na talaga to. Ganun siya. Stretching na. Yan na. Totoo mo ito. Natatawa kasi ako. Maraming iba, medyo hindi na masyado exact. Pero parang ganito yung tema eh. Mm-hmm. Eh,
nung tinext niya, may problema ulit. Hindi na wala. Nagamot na. Mm-hmm. Oh, eh yung pampamasahe, nagastos na. So kailangan ulit ng panibagong pamasahe. Ayun. Doon na siya pumunta sa akin para magmakawat humingi ng pamasahe. Ng pera, pamasahe ng girl. Ah, hindi pa pala. Sorry, hindi pa. Meron pa. Nahuli siya ulit pala ng tatay niya. Kasi nakatakas na siya tapos nahuli siya ng tatay niya. Ah, okay, okay. So, kailangan bigyan niya ulit yung tatay niya ng suhol. Okay. At sinabi pa doon, wag na wag kayo magsumbong sa mga authorities. Kasi mahal na mahal kong tatay ko, ayaw ko naman tumakulong. Ano? At madalang pamasahe. So, doon siya pumunta sa akin para humingi ng pera. Mm-hmm. Kung pwede, magbigay ako ng pera para doon sa babae, sa bata. At pahuli yung sila lalaki. Sabi ko, Manong, tingnan ko ngayon, ano, girl? Uh-huh. Halos maglalik ako sa upuan. Sabi ko, 16 years old ang ata yan. Uh-huh. Sabi niya, hindi sir, 17. Kumilodita siya. Tumabot pa ng isa ko. Loko-loko ka. Tapos ang ganda. Hindi naman sa pag-ano doon kay Manong. Uh-huh. Sabi ko, Manong, hindi naman sa inaano kita. Ito'y batang-bata, 17. At daig pa yung mga artista na sa Pilipinas, sa itsura. Hindi naman sa inaano kita. At mm-hmm. alam niya ba na konduktor ka? Mm-hmm. Sinabi ko, konduktor ako. Kahit na raw saging, basta labing. Kahit saging na lang nung kakainin na basta labing-labing siya ng dalawa. Sabi ko, ang pag-ibig nga naman, ang scammer nga naman, madaling makapag-loko at ikaw sa pag-ibig. Ayan. Pero may sinasabi ka, Idol, pag too good to be true. Then it's not true. Yes. Ganun lang yon. At kayo mga kalalakihan, ha, lalo na itong mga kalalakihan ngayon, marami nagsusulputan ng mga girls dyan na manluloko. Siyempre, matagal-tagal, nakakulong kayo sa hawla. Yung iba dyan, parang toro. Yusik yun. Tawag, nignang lalabas sa social media, sexy. Rung, rung. Bigay ka agad. Wag. Marami manluloko dyan. Paalam tayo. Okay, maraming salamat po mga kapatidan. Please mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Idol Rafi Shari Roman. Magandang hapon. Rafi Tulfo, mabuhay tayong mga Pilipino. Salamat sa iyo, Idol Rafi Tulfo. Ikay sandala lang. Mabigat po ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon. Ngunit isa rin itong pagkakataon upang makasama natin ang ating pamilya ng mas mahabang panahon. Kay tatay, it's your time to shine. Make them feel special. Siguraduhin may quarantine pass at mag-uwi ng, ano pa nga ba? Uling Roasters Special. Ayan, ang manok na dumaan sa malinis.